So, to lalagyan to ng thermal paste. Merong mga, ano, gumagamit ng toothpaste. Ewan ko kung okay yun. Kung effective yung toothpaste. Pero subukan ko na rin. Wala kasi akong thermal paste eh. Eto, meron akong toothpaste. Konting-konti lang lalagay ko. Iwasan po natin maladyan yung gilid. Yan. So, hello po sa inyo mga ka-printing. So, itong computer na to ayaw mag-boot. Na-check ko na yung power supply. Na-check ko na yung power supply. Tapos nilinis ko na rin yung RAM, yung memory gamit yung eraser. So walang response dun sa ano. Wala pa rin ano video signal. So papakita ko po sa inyo. So nagawan ko po to ng paraan. Ipapakita ko lang kung paano ko na nagawa yung sa simpleng paraan. Hindi siya motherboard level. So, hindi pa natin kaya yung ganun. Troubleshooting. So, ang ginagawa lang po natin, trial and error. Meron tayong mga spare na service unit tulad ng RAM, ng power supply. Yan. So, nakalagay na yung power cord. I-on natin. Nakakabit naman lahat ng cable. On natin. So, walang response sa. Ayan, walang response. May ilaw-ilaw lang yung monitor. Ayan, wala. So, yung ginawa ko, gamit pa rin tong ating eraser. Yan, babaklasin natin tong CPU. Pwede din one factor din yung ano, yung tawag dito, yung thermal paste. Pero pwede rin natin linisin yung pin ng CPU. So yung mga pinless pwede natin gamitan ng eraser. Yung parang mga SIM card lang. So yung gagawin po natin, i-off muna natin yung computer. Make sure na nakatanggal yung power cord. Para hindi mag-short. Okay, off muna natin. Yan, namatay na yung fan. Yan. Then check natin to kung maluwag. So, hindi naman. Hindi naman siya maluwag. Alisin ko muna yung RAM. Make sure yung i-discharge natin yung static electricity natin. Hahawak tayo sa metal part ng casing. Yan. Tsaka tayo hahawak ng peripheral nung computer component. So, ito, inalis ko na. Then, itong mga I-series, tulad nito, iikutin lang yung lock. Then, ikutin natin itong mga lock para matanggal. Inikot ko lang yan para matanggal. Yan. Tapos, angat natin to. Itong CPU fan. Para makuha natin yung processor. So, yung tawag talaga sa buong unit nito, system unit. So, nakasanayan lang po ng karaniwan. Yung tawag sa buong case, CPU. Pero, actually, ang CPU, eto lang.
tong maliit na to. So yung tawag po dito sa buong unit, system unit. Pag system unit, kasama na lahat doon yung mga component. Yung motherboard, yung CPU, yung RAM, yung hard drive, yung power supply, pati yung casing. So yung ganitong ano, itong lever na to, ano lang natin para matanggal natin. Yan, ganito lang gagawin. So natanggal na yung CPU. So anong gagawin sa pambura tulad sa power supply? Dilinisin natin yung to, yung pin. Ito pinless to. Itong contact, itong yung tanso, yung metal contact. Dilinisin natin gamit yung pambura. Then itong contact, itong eraser, kakaskasin lang natin yan. Pero iwasan nyo po na ano ha, itong part to sa ano, yung nasa gitna, iwasan po natin yan. So ganun lang po gagawin. Tulad lang sa ginagawa natin sa RAM. Yan. Minsan po kasi nagiging corroded yung pin, hindi na kumbaga yung continuity nung connection niya nawawala dahil sa ano, dahil sa corrosion, yung metal corrosion. So ganito lang. Tapos si tak-tak. At para matanggal yung residue ng pambura, tak-tak lang natin. So ikabit na natin uli. Yan, kabit na natin uli. Yan. Tanggalin natin yung ano. So bibili na lang po ako dito ng thermal paste. Nilinis ko, inalis ko muna yung thermal paste. So ibalik na natin. Be, Michelle, so ikabit na natin. Ito mayroon tong ano ha, mayroon tong, hindi kayo magkakamali dito sa CPU, mayroon siyang to, yung parang gatla. Yan, to, pati dito sa kabila. Ilagay na natin dito. Pasensya na po, umiiyak yung anak ko eh. Bagong gising. Ayan. So ilalagay natin dito. Lagay natin dito. Ayan. Hindi kayo magkakamali dyan. Tapos ibaba natin tong lever. Ah. Dumulas. Ito, ulitin natin ilock. Ang kailangan nito, malak siya dito sa parang tornilyo na to. Yan, pag nakaano na siya dito, tsaka natin bababa itong lever, yung lock. Yan, nakalock na. So ito, lalagyan to ng thermal paste. Merong mga ano, gumagamit ng toothpaste. Ewan ko kung okay yun, kung effective yung toothpaste. Pero subukan ko na rin. Wala kasi akong thermal paste eh. Eto, meron akong toothpaste. Konting-konti lang lalagay ko. Iwasan po natin maladyan yung gilid. Yan.
Konting-konti lang. Ayan, nalagyan na. So, ito na yung CPU pan. Linisin lang natin yung nakadikit. Tanggalin natin yung ibang thermal paste. Ayan. So, balik na natin. Kailangan no, may make sure na mahigpit tong ano, yung lock na nakaayos. Hindi maluwag. Ikutin lang natin para malak. Ikot lang. Ay, ikot na ba to? To ikot. Yan, nakalak na. Nakalak na siguro. O, nakalak na nga. Ikot. Para sigurado. Nakalak. Ikot. Yan. So, tingnan natin kung yan, mahigpit na. So, balik na natin yung RAM. And make sure na nakakabit na maayos. Tapos, yung CMOS battery, inalis ko eh. Ano, ibalik ko na. So, i-on na natin. So, ikabit na natin muna yung power cord. Service unit to na power supply. Ayan, kinabit ko na yung power cord. Then, i-open na natin. I-power on na natin. Ayan. Ayan, naiikot na. So, ayan. So, ayan na po. So, ayan na po. Ayan. Nakapasok na ng BIOS. So, press lang natin yung F2 para makapag-set up sa BIOS. So, ayan po. Hindi ko na ipapakita yung ano, yung BIOS. So, subukan na rin natin. F2. Ayan. BIOS na. Kanina wala. Wala talagang video signal. So, isa, yun pa yung isang way. Isa pang paraan. Bago natin talaga i-conclude na sira na yung motherboard o motherboard level na yung pagto-troubleshoot. So, isa pa yun na pwede natin gawin. So, kung hindi pa ako kayo nakakapag-subscribe, pindutin nyo na po yung subscribe button at bell button para ma-update kayo sa mga video na aking ina-upload. Maraming maraming salamat po. So, check din natin yung temperature. Colgate yung ano natin eh. Ginamit natin yung thermal paste. So, check lang natin mga 30 minutes. So, ipa-fast forward ko na lang po ito.
Antingin natin kung nagbabago. Ayan yung temperature. Colgate yung ginawa kong thermal paste. So, ibabad ko lang to sa 30 minutes kung tataas yung temperature ng ano, ng CPU. Nasa yan. Nasa 49. Yung unang ano, unang row CPU temperature, tapos yung pangalawa, yung 42 motherboard temperature. Hanggang 30 minutes, pero pag in-upload ko na to, yung mga part na hindi na ako nagsasalita, i-adjust ko na lang, ipa-pass forward ko na lang. Lapit na, papatayin ko na. Off ko na yung camera pagkatapos ng 12:15.
Hehehehe.